So, magandang araw sa atin dyan mga paps, mga mams, no? Ayan, for today, magkakabit tayo ng mini driving light. So, yung gagawin natin is with relay, 4 pin, tsaka without relay. Ayan. So, sa mga nagtatanong, paps, ba't mo pa gagawa ng diagram yung without relay? So, marami din kasing nagtatanong ng ganyan mga paps, mga mams, eh. Gusto nilang without relay na para mas madali. Wala tayong magagawa, requested. Tsaka may nagre-request din dahil na rin sa faulty wiring. Ewan ko kung bakit nagka-faulty wiring yung with relay nila. So, yung sa akin mga paps, mga mams, i-explain ko ngayon kung paano ko i-co-connect tong mini driving light natin sa relay. So, napakadali lang naman. So, yung kinakailangan natin, syempre, mini driving light, relay, battery ng motor, mini speedity with center off na switch. Ito, yung sa akin, ito yung gagamitin ko. Meron na kasing nabibili nito sa market. Ito, with center off mga paps, mga mams, sa speedity switch with center off. So, sa iba, makakabili tayo nito na nasa 25 pesos o di kaya 20 pesos. Yung sa akin mga paps, mga mams, ito nabili ko sa halagang 150 kasi meron siyang case tsaka waterproof daw. So, iwan ko kung ito ba. So, ito, syempre, ignition sa accessory wire natin. So, i-connect din natin siya dito. So, simulan na natin. Dito sa relay natin mga paps, mga mams, meron tayong number 87. So, pagkunikin lang natin tong dalawang 87. Yan. So, kunikin natin ito. Yan. So, dito natin siya i-connect sa number 87 ng high. So, pagdugtungin natin yung dalawang wire, connect natin sa number 87. Dito naman sa low, same lang din yung gagawin natin. So, yan. Natin dito sa number 87 din ang low. Yan. So, na-connect na natin mga paps, no? Dito naman sa relay natin, meron tayong ground. Ito, maghanap lang kayo ng good source of ground, yung body ground mga paps, mga mamsa. So, i-connect natin yung ground nitong dalawang relay. So, dito naman is pagdudugtong natin tong number 30. Itong number 30 ng relay natin, pagdugtong natin, tapos i-connect natin siya dito sa fuse. So, maglalagay tayo ng fuse bago natin siya i-connect dito sa battery. Para in case of faulty wiring, yung fuse lang yung papalitan natin at hindi yung buong relay o di kaya yung mini driving light. Napakamahal pa naman. So, eto guys. Ito naman tayo sa number 86. So, kung mapapansin yung mga paps, mga mams, so kahit magkabaliktad to, okay lang. So, meron kayong mapapansin na isang guhit tsaka dalawang guhit. Itong bilog dito sa gitna, ito yung center off. So, eto, sa high tayo. So, yung high natin, i-connect natin dito sa isang guhit. Yan. So, eto naman, si number 86 ng low. Pag-apang natin yung wire para hindi tayo masyadong malito. Connect natin. So, ayun. So, kung mapapansin yung mga paps, mga mams, itong number 86, ikinabit lang natin siya dito. So, ganun lang kadali. So, syempre, huwag na huwag natin kakalimutan itong sa accessory wire. O, yung ignition. Dito natin siya kakabit. Yan. So, dito siya sa center of mga paps, mga mams, nakakonect yung sa accessory wire natin. So, ganun lang kasimple mga paps, no? So, yan, if meron pa kayong ibang katanungan, mag-comment down below lang kayo. So, dito naman tayo sa without relay. Nako, mas madali lang to mga paps. So, pakita lang natin muna yung with relay na diagram. Nako, pasensya, malakas yung hangin. So, yan. Yan. Eto naman, dito naman tayo sa kabila. Eto, same lang din. Pagkunikin natin to, mas madali lang kasi wala na tayong relay na gagamitin. Yan, connect natin tong dito sa center off. Yan. So, eto. Itong high natin, i-connect lang din natin dito. Ito, body ground. Mapapansin nyo, body ground yan. Yung sa gitna. So, etong low. Connect natin yung dalawang low na wire. Tapos, ikakabit natin dito sa dalawang yan. Dito sa dalawang guhit ng switch natin. So, ganun lang kadali yung without relay mga paps, no? So, napakadali lang talaga. So, if malakas din yung battery nyo, pwedeng
pwede nang hindi na kayo gumamit nung relay. Pero yun nga, kalaunan, kapag marami nang nakakabit na mga accessories sa motor ninyo, lalong-lalo na sa mga lights, talagang parang mag-blink-blink din yung mini driving light ninyo. So, nasa sa inyo na rin yan kasi meron kasing nag-complain na nagkaroon ng faulty wiring yung with relay nila. Ewan ko kung sinong nagkabit nun o sinong mekaniko. So, yun mga paps, yung sa akin, gusto ko lang i-share yung diagram ko. So, ngayon, ipapakita natin yung if safe ba na ikabit itong mini driving light without relay. Yan. So, mapapansin nyo, dito sa motor natin, kita lang natin. So, dito sa motor natin, mga paps, mga mams, yung blue water natin o auxiliary lamp, hindi ko na nilagyan ng relay. Bakit? Kasi kalaunan, yung relay ko nababasa sa ilalim. Hindi ko napapansin. Kaya kung minsan, nagtataka ako kung bakit nagkakaroon ng sudden na pag-trip off o pagkamatay nitong auxiliary lamp ko. So, yung ginawa ko, nirekta ko na siya, katulad nung sa isang diagram ko. Yun nga lang, is napakadali lang nito kasi hindi siya dalawang, wala kasi itong high at saka low. So, isang wire lang yung ginawa nating switch, nilagyan natin ng switch. So, yung kabila, yung mini driving, hindi naman siya mahirap, pero meron siyang dalawang option. Pwede kayong mag-high beam, tsaka pwede kayong mag-low beam. So, without further ado, ikabit na natin yung mini driving light natin. So, eto na yung mini driving natin. So, nabili ko lang po ito sa halagang 1,000 pesos. Yan. So, meron siyang balas. So, eto siya, mga pups. Ayan nga. So, ito lang natin yung laman. Eto. Ito yung balas niya. Ito yung mga bracket niya. Itong dalawa. So, eto rin. Yan. So, kung mapapansin yung mga pups, meron nakalagay dito sa likuran yung specification niya. So, yung current is 1.3 amperes, working voltage DC, direct current 9 volts to 36 volts. So, mukhang malaki yung resistance niya. Lifespan up to 30,000 hours. So, yun nga yung sinasabi ko sa vlog ko, na meron talagang expiration yung mga LED. So, lumens, yung na-produce niya, 3,000. Wattage niya naman is 20 watts per bulb. So, meron tayong 40 watts dito. So, eto, LED, Korean LED chip. So, yun na mga paps, mga mams. Yun lang yung nakalagay sa box niya. Tsaka, dito, na wala naman. Wala nang ibang nakalagay dito. Foam lang. So, i-assemble na natin. So, i-assemble na natin, mga paps na. So, yung balas, pwede magkabaliktad. Yan. Kahit sa dito. So, meron yung tatlong pin sa ilalim. Yan. Focus natin para naman na makita ninyo. Yan. So, sa mga gustong mag-order nito, PM lang kayo o comment down below. Meron din tayong available dito sa page natin. So, mag-message lang kayo mga paps, mga mams. No? Para naman, syempre, sa inyo na yung shipping. Free shipping. Yun. Kasi nga triangle sa ilalim, meron yung nakalagay para mag swap. Lagyan natin na maayos, tapos ganun lang para hindi siya mapasukan ng tubig. So ngayon dito naman tayo sa bracket. Sa bracket naman tayo. So, eto na yung bracket niya mga paps, mga mams, no? Yan. So, ikakabit na natin siya dito. So, meron din yung kahit anong angle yung gusto mo, kita natin. Kahit anong angle yung gusto ninyo mga paps, mga mams, pwedeng-pwede. As long as na saan pabor yung bracket ninyo. Yung sa akin, dito sa gilid. Ang so, eto, may washer din. Mas maliit na bolt. Meron na rin yung kasamang allen. Yeah.
mapapansin nyo mga paps, mga moms, itong auxiliary lamp natin, yung allowed lang kasi sa LTO is 6 dito sa right, tsaka 6 din dun sa left. So, 12. Yung dito mga paps, so if magdadagdag tayo ng mini driving light, ibig sabihin, lagpas na yun sa required ng LTO. So, bawal na yun. So, yung gagawin natin, syempre, tatanggalin natin tong auxiliary lamp natin para naman pasok tayo sa requirements ng LTO sa pagkakabit ng auxiliary lamp o di kaya mini driving light. So, yun. Center off niya. Ito kay, hindi na itong low. So, pwede mo kabaligtad. So, pwede mo itong gusto niyo mga paps. So, kung mapapansin niyo mga paps, mga mams, sa switch natin dito, yung kakaiba dito, yung ground nito is ito yung blue. So, kahit ako, nagtataka ako kung bakit blue yung naging ground. Kasi, akala ko, itong black yung magiging brown. So, for some reason, yung naging ground niya is itong kulay blue. So, kabit na natin. So, eto guys, testing lang ko ah. Dito ko final. Kalit naman natin. Kapit tayo malito. Yan, pasensya na yung itong wires dyan mga paps. Etong green is na-connect ko sa accessory wire natin o sa ignition switch natin. So, etong black is for pati ground. So, meron kasi pa yung dating wiring. So, itatry lang natin. So, eto guys, yung magiging ground ng switch natin, yung ikakabit natin sa ignition. Ito, ignition switch to nakakabit. So, ikakabit natin tong kulay blue. So, yan. Hindi kasi tayo sa negative magsiswitching. So, dito tayo. Yan. So, nakakabit na siya. Temporary lang ito mga paps. Huwag kayong mag-alala. Yan. Dito naman. Ito, ito yung sa mini-driving natin. Yung negative nito is itong black. So, ikakabit din natin siya dito sa kulay black. Temporary lang. Huwag lang natin ito pagdikitin. Baka kasi mayari tayo. Yan. Ito. Itong black. Yan. Itong black, ikakabit natin dito sa red. So, kahit magkabaliktad itong dito. Itong yellow, ikakabit natin dito sa kulay brown. So, okay lang magkabaliktad itong mga paps, mga mamsa. Itong yellow, pwede nyo ikabit dito sa black na switch. O di kaya itong red is dito. So, yan. Temporary lang yan. So, yan. Makita natin, ah. Yan. So, on natin yung switch. So, eto. Makita natin yung switch natin. Yan. So, yan. May base tayo. Ito naman yung ilaw natin. So, yan. Yan, guys. Huwag na huwag natin. Kung didikitin ako, natanggal. Wait lang. So, yan. On natin yung switch. Tapos, dito tayo sa yan. High. So, dito center off. Low naman tayo. So, white. Ayan. So, gumagana mga paps, ha? Ayan. So, gumagana siya. So, eto na guys. At saka na ikabit na natin yung switch. So, dito ko siya nilagay yung switch natin para mas accessible sa akin, ha? Ayan. So, kapag nag-high beam ako, ipindot ko lang to. Kasi kaya nag-low beam. So, dito lang. Hindi masyadong sagabal. So, depende na yan sa diskarte ninyo mga paps, mga mams, no, kung saan nyo ilalagay yung sa akin dito. So, tapos na rin natin i-connect yung mga wire. So, yung ginawa natin is without relay. So, yan. Eto, pinagdugtong natin yung dalawang yellow, dalawang red. Tapos, nag-connect tayo dito sa switch natin. So, kung mapapansin nyo, itong blue, ito yung connected sa ignition wire natin o sa ignition switch natin. So, itong black, yan, is nakakonnect din sa black ng mini driving light natin. Ito yung body ground. Para hindi kayo malito. So, yan. So, ganun lang kasimple. So,
sa mga nagtatanong, Pops, okay lang ba without relay? Sa experience ko po, mga Pops, mga Mams, sa ginamit kong auxiliary lamp for almost year na yata. Kung mapapansin nyo, last year pa yata yung video ko nung nagkabit akong without relay. Okay pa naman until now, tsaka gumagana pa. So, eto, for tutorial purposes lang din. Makikita nyo naman, no? So, ganito lang. So, okay pa na, okay naman siya. At saka wala namang downside na nakikita ko dito kasi yung performance niya napakaganda. So, huwag nyo na pansinin yung wire sa likuran kasi napakarami na ng accessory wire na kinabit natin at iba't ibang tutorial vlog na yung ginawa natin. So, kita lang natin if gumagana nga ba. So, yan. Angat lang muna natin to. Yan. Naka-on tuloy yung FX mode. Yan. Sandal mo lang natin dito. So, makita natin. Yan yung high niya. Ito naman yung low. Sobrang liwanag, mga Pops. So, makikita nyo naman siguro. Sobrang clear. High beam, low beam. So, accessible siya sa akin kasi yan. High, low. So, ganun lang mga Pops, no? Ganun lang kasimple. So, gumagana siya. So, ikabit muna natin ito lahat. So, tapos na nating maikabit lahat mga Pops at saka isang napakalaking thank you sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta sa atin. So, yan, naikabit na natin dito sa motor natin yung mini driving light. So, sa mga nagre-request dyan mga Pops, mga Mams ng ibang tutorial, comment down below lang kayo. So, yun guys, at saka isang napakalaking shoutout nga pala sa Selvestri. Yan, Selvestri NZM Region 10. Isang napakalaking shoutout din pala sa kay Nitibong Rider. Kay Gerson, kay Brother Gerson. Ayan, isang napakalaking shoutout sa'yo. Shoutout din ako sa GG Motorcycle Parts and Supply. Ayan, isang napakalaking shoutout sa lahat ng mga nanonood pa rin sa channel ko. At saka huwag na huwag niyong kakalimutan mga Pops, mga Mams, if meron kayong natutunan, pakihit na rin yung subscribe button at saka bell na button para hindi kayo mahuli sa mga panibagong videos natin. So, yun na nga. At saka di ko na ito patatagalin pa. Ride safe, stay safe. You know the drill, guys. Peace out. So, eto guys, gabi. So, mati-check natin kung gaano kalakas yung mini driving natin. So, yung volts na nandito sa atin is eto, 12.3. Try natin. Yun. Yan yung ilaw ng low. So, naka-low beam yung mini driving natin. So, napaka liwanag nen. Sobrang liwanag. So, yung high beam naman niya is eto, makikita nyo, malayo-malayo yun ah. So yun, kitang-kita yung sa unahan. Yan. So yung volts natin. Yan. Kitang-kita mga Pops, mga Mams. Oh. Sobrang liwanag.